Hello guys! Good morning mga ka-Unified and sa mga viewers and partners natin saan ka mang sulok ng mundo. Ayan, once again, ako po si Paul. Grabe, no? Ang tagal kong di gumawa ng video, hindi nakapag-upload ng bagong video. Kaya kung first time kang nakapanood ng video ko, please help me click like, share, and subscribe, di ba? Para lagi kang updated sa mga Unified videos natin. Ayan. So, kamusta po kayo dyan mga ka-Unified? So, for sure, syempre excited kayo na laging, kumbaga, i-learn yung business natin. Actually, yung video na to, grabe ka, abang-abang po yung topic natin today. It's because for sure marami kayong naririnig na mga post or kahit yung president mismo natin, si Sir Manny Pascual, is nagpo-post about sa new V3 system natin. Ayan, tama po yung narinig nyo. Ano po yung V3 system? Yun po yung version 3 nung eCash system natin. So, for sure marami sa inyong nagtataka, ano ba yung meron sa V3 na yon? Ano ba yung mga new updates? Ano ba yung mga kaibahan nung ginagamit nating eCash system ngayon compared doon sa version 3 natin. Ayan. Kaya guys, yun po yung pag-uusapan natin ngayong araw dito sa video na to. I-discuss ko po paano tayo mag-login papunta sa version 3 ng system natin. Then mag-explore tayo, 'di ba, yung laman, 'di ba, nung version 3 ng system natin. Kaya syempre, make sure patapusin mo yung video na to hanggang dulo kasi marami ka pong matutunan dito. Kasi po grabe guys, nakaka-excite yung version 3 ng system natin. So with that, enjoy the video. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand. Ayan guys, so start na po tayo. So ito po, actually yung uunahin po natin is paano ba natin i-access yung Unified V3 system or paano ba i-access? Diba, syempre, meron na tayong franchise ni Unified, meron na tayong home-based account or kahit franchisee ka man ni Unified. So, dito ngayon, papakita ko sa inyo paano natin ma-access yung Unified V3 system natin. Start na po tayo. So, ito ngayon, guys, yung nakikita nyo sa screen is ito po yung website or yung web tool natin. Syempre, makikita yung website natin sa taas, unified.ph. So, yan po yung official website of the company. Sa ngayon kasi, guys, yung V3 system natin, hindi natin muna siya, although makikita nyo sa mga application like sa Google Play, meron dong V3 na application, pero hindi pa po siya operational o hindi pa siya magagamit kasi undergoing po yung pag-construct na ng company. Sa ngayon, dito muna tayo sa website mismo dadaan, kumbaga dito tayo mag-a-access. Ayan. So, syempre kung member ka na ni Unified, alam mo na yun, di ba, na yung website natin is unified.ph, so pwede kang mag-login dito ng eCash account mo syempre. So, pag i-click ko to, yung arrow na to, then click ko yung login. Ayan. So, may makikita kang dalawa, di ba? Legacy account and version 3. So, yung legacy account, guys, ito yung ano, ito yung version 1 or yung ginagamit natin ngayon na eCash system natin dito sa Unified. So, example, click ko tong legacy account para at least makita lang natin. So, pag sa version 1 or yung existing system natin or account natin, kung gusto mong gamitin siya ngayon, ayan, so dito ka maglalagin, lagay mo yung username mo, lagay mo yung password mo. So, yung pinaka-website niya is secure.unified.ph. So, kung gusto mo, hindi ka na dadaan sa unified.ph, pwede mong i-type directly sa browser mo, secure.unified.ph. Ito po nasa taas ng browser ko, makikita nyo naman. So, automatic po, enter mo na lang yung username mo, enter mo yung password mo. Ayan, so for sure, alam mo na yan, syempre, di ba? So, balik ako. Ngayon, i-click ko yung version 3. Ayan. Click ko yung version 3 kasi yun po yung i-access natin ngayon. Eh, bakit ayaw? Wait lang, guys. Click ko ulit, log in. Then, version 3. Ayan, naglo-loading na siya. Ayan, so click here if you are not redirected. Ayan, click ko yung here para mas mabilis. Ayan, guys! So, ready na tayong mag-log in. So, makikita mo, iba yung itsura ng system or yung parang platform niya. So, ibang-iba po yung ano yung web tool. All, syempre, almost the same lang din naman. Pero, kumbaga, mas pinabongga, di ba? Mas pinaganda, mas pinalupit, di ba? Yung version 3 ng system natin. So, ito, kung makikita mo naman sa taas, move ko nga muna to. So, ito, kung gusto mong mag-access directly sa version 3, di ba kanina, is secure.unified.ph. Ayan, tandaan nyo po yan, isulat natin. secure.unified.ph. Ito naman yung pag gusto mo mag-log in directly to your V3 account, yung website or yung link na ilalagay mo doon sa browser mo is online.unified.ph. Ayan, makikita mo guys sa
dito sa taas ng screen, ito yung browser, online.unified.ph/login. Ayan. So, pwede mong i-save. Gusto mong i-screenshot mo to para hindi mo makakalimutan. Isulat mo na yan sa notebook mo. online.unified.login. Ngayon, Sir Paul, member na ako ng Unified. Nagagamit ko na yung e-cash system natin. Di ba? Matagal na akong member. Ngayon, paano ko i-access yung version 3 ko ng account ko? Ngayon, papakita ko sa inyo. Dito po kasi, dito sa Unified kasi, di ba, mostly sa atin, maraming accounts. Ngayon, example, sa akin, naka-7 accounts ako. So, yung na-register ko pa lang dito sa version 3 is yung main account ko. So, yung other accounts ko is hindi ko pa siya na-activate dito sa version 3 ng system natin. Example, pag first time mong gumamit ng version 3, you can directly log in, di ba, using enter mo yung username mo, then enter mo yung login password mo. So, hindi mo na kailangan mag-log in pa or mag-sign up. So, basta enter mo lang yung username mo nung specific account na yon. Example, example, main account mo, di ba kung marami kang accounts, enter mo lang yung username mo, then enter mo yung password mo. So, example, ito, nilagay ko na yung akin, click ko yung login. So, syempre, antayin lang natin, guys. Remember this password, not now. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan. Yung account ko is, wait lang. Balik ko muna to, guys, ha. Ayan, guys. Ito, inopen ko na lang yung isang account ko pa pala kasi yung isang account na inopen ko is na-register ko na pala yun dito sa V3. So ito guys, pag open ko to nung itong specific account ko na to, may isesend po sa inyo na ano na verification code sa number nyo. So sa email nyo pala. So kukunin mo lang yung 4-digit na verification code niyon, then i-enter mo lang siya dito sa V3 system natin. Ngayon kung makikita nyo, since na yung specific account ko na to, yung specific username and password ko is hindi ko pa siya na-register dito sa V3. So, kailangan ko pong i-fill up yung mga, ano, yung mga details na to. Example, sabi niya, complete your personal profile. So, gender, male, ayan. So, birthday, ganyan. So, basta kailangan ko lang po siyang, ano, kailangan ko lang siyang, yung name, kahit wag na, kasi automatic naman, nakalink naman yung automatic sa account mo. Pero yung address lang, kailangan ko lang siyang, ano, kailangan ko siyang i-fill up. So, birthday, nationality, birthplace, address. So, yung labas po nito, para kang nagre-register ng bago mo. Pero, nire-register natin siya dito sa V3 system natin. So, ayan, makikita nyo, may address, currency, primary currency na gagamitin mo. Siyempre, kasi guys, nakakabaliw dito sa V3 system natin. Kasi soon, hindi lang po Philippine peso yung currency na magagamit natin. Ayan. Then, yung transaction pin, it means your transaction password. So, pwede kang gumawa ng panibago mong transaction password. Then, sabi niya, complete profile. Actually guys, hindi ako tatagal dito sa ano sa registration process kasi very basic lang po to. Kumbaga kung nakatry ka na mag-register ng new member dito sa Unified, so mabilis lang siya. Kumbaga lahat lang nung kailangan nung system na hinihingi sa iyo, kailangan mo lang fill upan 'yon. Syempre kung account mo to, dapat details mo. Kumbaga kung ano yung details na binigay or naka-link doon sa V1 system mo, dapat 'yun din dito sa V3. So actually, pag next po nito, marami pa siyang hihingin. Pati ID, actually, mag-upload din tayo dito ng ID ulit, guys. Ha? So panibagong KYC procedure po ito para po dito sa V3 system natin. So basta yun lang po yun. Pag-login mo using your same username, same password sa Unified, then dadalhin ka ng system dito sa page na to. Kailangan mo lang i-fill up ulit lahat ng basic details na kailangan. Then good to go na po tayo. So ganun po siya. So, balik po ako dun sa umpisa. Ayan. So, makikita nyo kanina, ito yun. Nung pag-login ko, sabi niya, verify registration code. Ayan. So, a verification code has been emailed to this specific username na meron ako or specific account na meron ako. So, please input your verification code to register your device. So, parang normal process lang din siya, guys, na syempre, pag first time mo mag-login sa isang device, di ba? So, for security purposes po natin yun. So, kaya sundin lang natin. Basahin nyo lang po lahat ng remarks or instruction na meron na lalabas. So, hindi ka po maliligaw. Ayan. So, balik ako doon. Click here. So, mag-login na lang po ako doon sa na-register ko na account. At least, makita na po natin. Sana ba tayo? Wait lang. Click here. Ayan, guys. So, ito. Ito yung account ko na, syempre, na-register ko na sa V3. So, click ko yung login. Ayan, antayin natin. So, makikita na natin agad yung loob. Ay, ayan, may sinend din pala na ano,
No, so dito sabi niya, two-step verification. A verification code has been emailed. So punta lang ulit ako sa email ko. Ayan, saan ba dito? Anong oras ba ngayon? Back natin. Kasi kanina pa yan eh, 5:27. So may sinend na bago. Antayin natin, loading. Ayan. Ayan, ito siya guys. So, yung verification na sinend is 9222. Ayan. So, lagay ko lang po dito. 9222. So, magpo-proceed lang siya automatic. Then, after po nun, tadang! Welcome to my version 3 account. Ayan. So, nakapasok na po ako guys. Baba ko nga ito ng konti para makita nyo. So, makikita nyo, naka-name siya sa akin. Ayan, Alan Paul Ong. So, check natin yung profile. Dito ako na. Ayan, makikita nyo, get started with Unified. Na-verify na po yung email ko. So, KYC, complete profile registration. Yung mobile number ko, verified na din siya. So, yung kailangan ko na lang, mamaya po mag-upload ako for ID verification ko. Ayan, sabi niya, submit your original ID to verify your identity and account. Then, meron akong POB verification or proof of billing, di ba? So, mag-upload din ako. So, i-approve din po yun ng company. So, kung titingnan mo guys, part of KYC or Know Your Customer process po tayo. So, syempre, governed din tayo ng Bangko Sentral. So, kailangan po natin lahat to pag-verify ng email. Ayan, KYC, mobile verification, IDs, syempre, then proof of billing. So, hinahanap na din po siya ngayon. So, kailangan lang po natin i-comply lahat po ng kailangan dito sa company. Kaya kung makikita mo guys, ito, wallet. Ito guys, quick demo na to para makita lang natin ano ba yung laman nitong version 3 ng system natin. So, kung makikita nyo, ayan, may active wallet ako. Click ko to. Although, hindi ko pa totally siya na, ano, na browse lahat. Ayan. Pwede ako mag-manage ng currency. Ayan. Tingnan natin ano yung mga currency. Imaginein mo, guys, ha. PHP, ano ba to? Philippine Peso, USD, AED, HKD. Ayan. So, for now, ganito pa lang siya yung meron sa system natin. Pero soon, for sure, lahat ng countries meron na po dyan. Pero, syempre, yung pinaka-primary na currency natin is peso talaga. Ayan. Then, active account. So, ito po yung active account ko ngayon. Actually, guys, yung kagandahan dito sa version 3 ng system natin, kung multiple accounts ka, pwede mo siyang ma-manage in one version 3 account. Example, yung nakikita nyo ngayon na account ko, main account ko to. So, ito yung reg code ko. Verified na siya yung status niya. Then, makikita nyo, pwede akong mag-add account. Ayan, no? Click ko ngayong add account. Ayan. So, medyo loading lang siya. So, pero ano, kagandahan dito, pag open ko ng isang account ko, pwede kong i-manage yung lahat ng account ko. Ayan. So, explore natin yan next time. So, gawa ko ulit ng another video. Ito, quick demo lang po to guys para syempre malaman nyo, di ba? At least, maumpisahan nyo muna yung pag-register and pag-login din dito sa version 3 account ninyo. And para malaman nyo ano ba yung loob, di ba? Ano yung mga changes, ano yung mga updates, di ba? And happenings. Ayan. Firstly, makikita nyo, on the left side, ito may mga photo siya. Ito yung una is general report. So, tingnan natin yung general report. Ayan. So, syempre, wala pa akong transactions dito. So, wala pa akong talaga makikita sa general report. Kasi, tandaan nyo guys, iba po yung version 1 ng system natin. Iba din yung version 3. So, hindi pa ako nakapag-transact dito sa version 3. So, wala pa akong reports. Ayan. So, may general reports po siya. And cash in. Yung cash in naman po is, ito naman yung method natin on how to top up yung V3 system natin. So, yung kung may pera ka doon, kung may fund ka doon sa version 1 or sa system na ginagamit mo ngayon, pwede mo siyang ilipat papunta dito sa ano sa version 3. Ayan. So, yung choice natin is from Unified Outlet or from your own eCash account. Di ba? Pwede, example, from V1 to V3. Kung example, may 10,000 pesos ka doon. Ngayon, gusto mo siyang ilipat dito sa V3 system natin kasi dito ka na magtatransact, pwede po yun. Ayan. So, gagawa po ako ng separate video on how to top up our V3 account once na okay na po lahat. So, possible this week din po yun or a few days from now, di ba? After ko ma-upload yung video na to. Kaya, abangan nyo po yung video na yun, guys. Sa ngayon po, ano, hindi pa tayo makaka-top up sa version 3 ng system natin. Pero may choice ka, pwede siyang bank deposit. Ito, so, may bank deposit. Hindi ko na po patatagalin to guys. Ha? So, quick demo lang po to. Then,
Ayun, bumalik ako sa general report. Or pwede siya from any unified outlet, either sa eCash Pay Center man yan, franchise hubs, or from other dealers, syempre. Ayan. So, pwede mag-transfer sa'yo ng account. Or from your own account na nasa version 1, pwede mong ilipat siya dito sa version 3. Dito po yan sa cash-in. So, separate video po pang papalabas po tayo dyan. Explore natin yung iba. Ayun, yung bills payment, yung pinakiintay ng lahat. Ayan. So, dito, di ba, would you imagine na yung update ng company natin? Ano yung update? Di ba, we are partnered with Bayad Center. Di ba, partner na po natin si Bayad Center. Although, yung version 3 ng system natin, kasi po yung update po doon, nasa almost 2,000 dealers po yung papasok dito sa system natin through our partnership with Bayad Center. Pero, ngayon po kasi, hindi pa siya totally up or hindi pa totally active lahat. So, inuna muna ng company yung mga major billers. Ayan, try natin guys ha. Search natin. Ay, bakit walang lumabas? Search from category. Ay, wait lang. Bakit ayaw niyang lumabas? Actually, kanina na-try ko na merong example. Ayan, ito na siya guys, oh. So, ito, makikita nyo, di ba, pay your bills easier than before, di ba? Choose to our biller partners you want to pay to. Ayan, so click ko to. Ayan guys, ayun, isa-isahin natin guys para makita nyo ano yung wala doon, ano yung meron dito, di ba, sa version 3. Ayan, Aeon Credit Service, Bayantel, Benguet Electric Cooperative, ayan, wala yan dati. Bankcard, Caritas Health Shield, Converge, ayan guys, sa mga gumagamit, sa mga prospects natin, clients natin na naghahanap ng Converge, gustong magbayad. Kasi dati po, di ba, sa version 1 natin, wala tayong Converge doon. Usually, andun, Innov, Smart, Globe, di ba, sa mga telcos na pwedeng bayaran. Ngayon kasi, di ba, marami ng Converge users sa internet nila. So, ito guys, Converge IT, ICT Solutions. Ayan, andito na siya, Davao Light, Equicom, Homemark, Global Dominion, Laguna Water, Loyola Plants, Metrobank Card, Malate Construction, Magnificat Ventures, Maynila, syempre, hindi mawawala yan. Norzagaray, guys, from Norzagaray Water District, andito na po. Guys, ito kagandahan sa Bayad Center partnership natin. Ngayon po yung makikita nyo dito, limited pa lang yan. Pero sabi ng company natin, siguro every week, every day, paunti-unti nilang dinadagdag. Kasi imagine mo, almost 2,000 dealers po yun, di ba? And every day, bago nila i-upload dito sa system natin, minimake sure nila na natetest na nila yon. Ibig sabihin, pag nag-transact ka, hindi magkaka-aberya. Kaya po pa-konti-konti, dinadagdag nila one at a time. Kaya wag lang po tayong magmadali. Be patient, kasi lahat po yun, di ba, yung mga inaabangan natin, di ba, ng mga billers, for sure mapapasama po dito sa system natin. Ayan, no, makikita nyo, Philippine POEA, ayan, Philippine Health Insurance. PhilHealth, guys! Imagine ninyo, andito na siya, Philippine Health Insurance, ito na yun. Ayan, malay nyo soon, SSS, malapit na din dyan. Sana ba ako? Nakita ko kanina yung yung Home Credit. Saan yung napunta? Wait lang guys ha. Ito Home Credit, ayan, sa may mga loans, di ba? May mga biniling gadgets from Home Credits. Pwede na po kayong magbayad dito using our Unified V3 system. So, ito, yung sa baba naman, dito naman siya nakakategorize, no? Pero pag kinlik mo naman dito, lahat, kumbaga dito, consolidated na siya. So, example, ito, water utility. Pag kinlik ko to, lahat ng water na meron muna as of now, so, dyan siya lalagay. Ayan. So, nakakategorize lang siya. Example, electric utilities. Ayan, Davao Light, Benguet, telecommunication. Ayan, Balantel, Resico. Pero dito, pag chinuse mo naman dito sa parang may box na to, na may drop-down arrow, so, ayun naman, kumbaga makakapili ka naman. Example, home credit. Ayan. So, gagawin mo, next mo na lang. So, pag next mo, ayan, ito yung mga hahanapin, di ba? Amount, contract number, di ba? Payer name, payer email, and then contact number. Yung contract number, ito siguro yung account number, di ba? Or yung ano bang tawag doon? Statement of account ba? Ayan. So, imaginein mo guys ha, dapat ngayon palang excited ka na kasi halos lahat. PhilHealth nga, nagulat ako. Di ko nakita kanina yung Philippine Health pala yung nakalagay. Pero PhilHealth po yun guys. So, ito po yung nakaka-excite, di ba? Dito sa version 3. O, next tayo. Buy load! Dito sa version 3, sabi naman ng president natin, yung loading natin sa Philippines, active na po dito sa version 3. Ayan. Kaya dito, kung makikita mo, bago ka mag-load, tatanungin ka, anong bansa? Ayun o,
Makikita nyo, halos lahat ng bansa yan, guys. Ito po yung ginagamit ko po ngayon. Sa mga nanonood, yung ginagamit ko lang po kasi ngayon is yung cellphone ko. Kaya kung makikita nyo, andito ako naglalagin sa browser ng phone ko. Pero kung, siguro syempre kung gagamit ka ng laptop or desktop computer, so siguro mas maganda, mas convenient, mas malaki syempre yung screen, di ba? Ayun, pero okay na din kahit phone. Kaya guys, so makikita mo, A pa lang to, Afghanistan, Angola, ano pa ba nakikita ko dito? Australia, ayan, Argentina, ayan, no, ang dami, oh, letter B, oh, Belgium, ano pa ba to? Brazil, ayan, ang dami, type nga natin Philippines, type natin guys, ah, Philippines, ayun, lalabas yung Philippines, and plus 63, syempre, ayan. So, dahil doon, dito ko na ilalagay, example, magpapaload ako sa number ko, ah. Example, ay 10 digits lang. So, start with, kasi may country code na. So, start tayo sa number 9. Ayan, wala nang 0. Try lang to guys, ha. Try lang to. Ayan na siya. So, may number na ako. Then, proceed natin. Try tayo mamaya other countries. Kasi imaginein mo guys, ha. Di ba dati nakakaload lang tayo Singapore, UAE, Hong Kong, Qatar, dun sa version 1 ng system natin. Dito po sa version 3 ng system natin, halos lahat ng bansa na maiisip mo, pwede ka mag-load. Diba kung OFW ka, bentang-benta sa'yo to, or kung marami kang kaibigan na nasa abroad, guys, magagamit. Mobile number error. Ay, mali ba yung mobile number ko? So, basta ano guys, once na naka-sign up na kayo, nakapasok na kayo dito sa version 3 ng system natin, so although kasi mag-a-announce sa company na up na siya, diba, totally magagamit na natin siya, kagandahan dyan guys, pwede mo na siyang gamitin. Ayan. So, kailangan lang, explore lang natin yung system. Try nga natin another country. Ah. Example, Taiwan. Try natin Taiwan. Ito, Taiwan. Ayan. Taipei. Ayan, Taipei. Plus 886 naman yung number nila. So, try nga natin kung may makikita tayong ano, may makikita tayong telcos na partner. Kaya lang hindi ko alam yung number sa Taipei. Mag-ano na lang ako, gawa-gawa na lang ako ng number. Kunwari, number siya ng Taiwan, hindi ko alam. Ayan, gawa-gawa lang itong number na ito, guys. So, try natin kung may lalabas na telephone companies. Invalid mobile number. Ay, hindi ko kasi alam yung ano eh. Try ko Malaysia na lang. Kasi may number ako from Malaysia. So, try natin Malaysia. Ayan, Malaysia. So, anong yung number ko doon? 012-569-0407. Try natin kung tatanggapin siya. And loading. Ay, ayun na guys. Imaginein mo. Yung, kita mo guys ha. Yung bansa, Malaysia. Ito yung number ko. Nilagay ko to, Malaysia number ko to. Imaginein mo ha. Maxis Malaysia. Isa to sa mga telephone companies na parang smart to ng Malaysia. Eh. Isa to sa mga biggest telephone companies doon. So, imaginein mo. Pwede ka mag-top up. Select product. May 5. MYR is Malaysian Ringgit. So, 5 ringgit, 10 ringgit, 30, 60, 100. Imaginein mo. Grabe guys, nakakabaliw. Try tayong iba. Kaya hindi ko kasi alam yung number. Isa, Singapore. Singapore, try tayo. Parang memorize ko pa yung number ko dati sa Singapore. Eh. Try natin Singapore, guys. Then, yun, yung number ko dati. Although hindi na siya active, pero try natin kung tatanggapin siya. Imaginein mo, ah. Ayun, Singtel! Ayan, guys. Imaginein mo, Singtel Singapore. So, isa dito sa mga biggest telephone companies in Singapore. So, pwede kang mag-top up. Top up meaning siguro yun yung normal na top up like regular load up. Pwede din yung mga data. Ibig sabihin, may mga plan na data lang. Example, Singtel data, 1 gig. Ayan guys, oh. Pag kinlik ko siya, try natin ha. Ito data, kinlik ko, 1 gig. Singapore Singtel data, 1 gig. Try ko ha, load now. Tingnan natin ano yung lalabas. Ito siya guys, so transaction details, mobile number, yan yung Singapore number, operator, 3SSG, product, data, amount Singapore, converted, Singtel data, 1 gig, yung amount is 324.18 pesos. Imaginein mo guys, dito pala, hindi mo na kailangan mag-convert ng e-cash mo na peso into Singapore dollar. Kasi dati, di ba sa version 1 natin, para makapag-load ka ng Singapore loading, kailangan mo muna i-convert yung peso mo na e-cash to Singapore dollar. Ngayon guys, dito, automatic converted na siya. So, mas pinadali. So, ibig sabihin, yung amount na, siguro SRP to, yung 326.49, kasi yung amount due lang sa akin is 324. Ibig sabihin, may discount ako 2.31 peso. So, ibig sabihin, income ko na yun, kumbaga rebate ko na yun pag nag-load ako sa tao. Pero, syempre,
Bahala ako doon paano ko siya sisingilin. So, pwede kong sabihin pay now. Pero syempre hindi ko kiklik yung pay now kasi wala pa naman yung wala pa naman laman yung e-cash ko dito sa version 3 ng system. Guys, imaginein mo, halos lahat back na lang natin. Halos lahat ng bansa na maisip mo, 'di ba? Andito. Wait lang, balik natin doon sa ano, sa loading. Grabe, nakakabaliw tong version 3 ng system natin. Ay, bills payment pala yung napindot ko. Kaya guys, dito pag andito ka, suggest ko, wag mo munang lagyan ng fund. Explore mo muna. Para at least ikaw mismo, di ba? You can try on yourself, di ba? Select a country code. Ano ba yung country code na ano? Try natin yung medyo malayo. Canada. Try natin Canada. Meron bang Canada dito? May mga partners ba tayo from Canada? Ayan. Ayan guys, so imaginein mo, may Canada o. Oh, plus one. Kaya hindi ko alam yung number sa Canada. So guys, pag na-access mo na yung version 3 ng system mo, kailangan browse mo siya agad. Kumbaga, pag-aralan mo, pasikot-sikot kung ano yung meron dito. So next tayo, ano ba to? E-cash. Ayan, ano ba tong meron sa e-cash na to? So transfer to other e-cash. Ah, okay. So parang e-cash to e-cash po yung laman niya. So ito e-cash to e-cash naman to. So pwede ka mag-transfer from your V3 system to papunta sa V3 din siguro ng other persons. Guys! Grabe, ito yung nakaka-value. Kung sa version 1 natin, meron tayong personal accident insurance, then meron din tayong CTPL insurance, ito yung update, ito yung aabangan mo pag dito sa V3 system natin. Bakit? Ito na yung MaxiCare health insurance tie-up natin. Ayan. So dito, kinlik ko yung insurance, sabi niya, we're serving, bakit please try again? Nawala ba yung internet ko? We're serving your life better, di ba? Ayan, blah, blah, blah. So, may category dito. Wait lang, try ko muna guys. Ayan guys, so ito yung insurance, di ba? So, sa category pala, ayan, prepaid health. Ayan, so select provider. So, MaxiCare lang naman. As of now, yung provider natin. Pero would you imagine, MaxiCare, isa yun sa mga biggest health insurance provider in the Philippines, di ba? So, dito sa baba, makikita nyo, andito na siya. So, choose your program and get covered. Ayan, no? MaxiCare E-Ready Titanium. 699 pesos. Ayan. Try natin guys. At least siguro makita nyo lang ano ba yung meron dito. Try kong i-select. Ah, so lalabas na din pala. Ito ba yung coverage niya? Hindi natin makita. Siguro pag sa, ano, pag sa laptop or ano mas makikita natin. Try kong i-back. Try kong i-back. Ayan. So ito yung 699 package ng insurance. Try natin back ulit sa insurance. Balik tayo. Back, then, ito pala guys, so, andito pala yung ano niya, yung coverage niya, example, ito yung 699 na MaxiCare na, ano, na insurance, so, provides up to 15,000 one-time coverage on illnesses or injuries. Kagandahan dito, kasi health insurance na siya, unlike dun sa personal accident natin, kailangan ma-accidente talaga yung tao. Dito, may kasama po siyang coverage on illnesses or injuries, di ba? That arises from medical related emergency. Pwede na. Ay, ito na, guys. Imaginein mo, basahin natin na. Ito yung 699. Eligible for individuals from 15 days old. Di ba kahit pala bata or infant, pwede na dito to 65 years old. For one-time use or availment. So, easy registration via online. So, hindi na kailangan ng preliminary check-up, no paperwork, nationwide emergency room, access to more than 1,000 MaxiCare affiliated hospital. Yun yung maganda kasi marami silang affiliated hospital. So, excluding yung 6 major hospitals in Metro Manila. Kagandahan, valid for 1 year. So, ibig sabihin naman guys, okay naman pala siya kasi valid for 1 year naman, di ba? Kahit 699 siya. So, may additional benefit daw siya. Ayan, 20% discount on Metro Dental Services. May mga discount, di ba? Pag nagpa-check up ka. May kasama na din pala siyang ano, accidental death dismemberment. So, kagandahan dito, pag nag-offer ka pala ng ganitong type of insurance, health insurance siya, pero may kasama na din siyang personal accident insurance. So, access to exclusive discount to MaxiCare Lifestyle Partners. Ayan, may mga exclusion. So, guys, hindi ko na po siya babasahin lahat kasi medyo mahaba to. So, basahin na lang po natin. Ayan, may mga pregnancy test pa akong nababasa, ambulance service. So, okay na din pala siya kasi murang-mura. Back natin, try natin yung other ano. So, dito, yun yung 699 Titanium plan. Meron ding Platinum 899, merong Light Blue 1999. Siyempre kung gusto mong mas malaki yung insurance, so siyempre kung depende naman sa tao, yun basta importante i-offer natin lahat. Merong My MaxiCare Light Yellow 2499, ayan. MaxiCare Prima Silver 4999,
Meron ding MaxiCare Prima Gold. Ayan, 12,999. Ayan, for sure, mas malaki yung insurance ito. Try natin yung Maxi... ito, sabi yung try natin. Ito na lang, light yellow. 2,499. Try natin. Ayan, then proceed. Back muna natin, konti. Ayan, no, please check the details before you confirm. Expand natin. Ayan, 2,499. Up to 25,000 coverage. Then, ito mas maganda. Siguro dahil mas mahal siya. Kasi... kasama niya yung ano, for confirmed cases, di ba? Yung 8 common viral disease like dengue, malaria, cholera, pneumonia. So, mas maganda kasi included siya doon. Kumbaga, iba-iba yung inclusion nila. Kasi, syempre, mas maganda siguro. Basahin natin to bago natin i-offer sa iba. Ayan. So, may product coverage pala siya. Room and board accommodation. So, ibig sabihin, bakit siya mahal? Kasi, yung coverage pala niya, pag na-hospital ka, siguro may kasamang ano, room na dun sa hospital. So, syempre, mas mapapalas din yung gasto ng tao. So, kaya pala mahal siya, di ba? So, mas maganda nito pag kinlik mo yung insurance na to or any type of insurance na meron tayo, mas maganda basahin mo talaga. Kasi syempre, wala namang masama pag babasahin natin. Yun. So, back ko muna ulit. Ayan, back natin. Tingnan natin yung ano. Tingin tayo, no? So, yun po yung insurance, guys. Grabe. So, kagandahan, additional service po natin yun dito sa Unify. So, aside from personal accident insurance, meron na din tayong health insurance. Ayan. Ito, marketplace. Tingnan natin yung marketplace. Ayan guys, kung makikita nyo, andito na tayo sa loob ng marketplace. Actually, may mga products na siyang iba guys na aside sa, try natin to Unified, ano, Unified siguro, Unified products. Pero ang kagandahan dito, ayan no, may buwamera, barley grass juice, ayan, ba't yung picture iba, ayan, naglo-loading lang din siguro. Absorbency, ayan, iba yung picture, di ba, saksakan or extension ng ano, nung, pero yung pangalan niya, absorbency. Try natin iba, ito, books, try natin kung may books, ha. So, dito sa marketplace natin, kagandahan, aside from Unified products, so, may mga other products, ayan, books, wala pang books. Try natin iba, fashion. Try nga natin kung may fashion, wala ding fashion, home. Try natin home. Ayan, off natin. Wala ding home. Ayan, hobbies. Ayan, so may mga, the H2O principle. Ah, okay. So, parang book to. Ayan, no, 999. Kagandahan siguro, ito na yung sinasabi ng company na sooner or later, kung may own product ka, or yung mga downlinks natin, mga partners natin, pwede na nilang i-upload dito sa own marketplace natin in our system. Kaya guys, grabe. Basta, masasabi ko lang ngayon pa lang, nababaliw na ako dito sa Unified V3 system natin. Imagine mo, dun pa nga lang sa loading na yun eh. What if bumalik na ako sa Avro, di ba, sa Malaysia office natin? Ibig sabihin pala, lahat ng tao makikita ko doon, pwede ko silang offeran, pwede silang magpa-load sa akin. Imaginin mo ah. And good news dyan, hindi lang loading yun soon. Pati bills payment, pagkakarinig ko ah. Pati bills payment soon, international meron tayo. Kaya watch out yan soon, di ba? Malay mo, next year, di ba, meron na. And guys, lastly, we have the networking. Ayan, so may networking dito, di ba? Click the circle to view your downline and whatever. So, hindi ko na muna siya patatagalin. So, stop na muna tayo doon. So, explore na lang natin yung system. So, yun po, general report. Basta yung update dito sa version 3 natin, yung loading natin na local and international, halos lahat ng bansa andon. Then, the bills payment with our tie-up with Bayad Center. So, nakita nyo naman kanina, di ba guys, na may mga bagong billers na nandun. PhilHealth, Home Credit, ano pa ba yung nakita ko doon kanina? And Converge, ayan, yung Converge na sa internet, di ba? Marami nang tatanong sa akin, sir, may Converge ba dyan? Pwede ba bayaran yung Converge? Kaya dito, guys, be patient lang tayo and wait tayo ng update ng company na pwede na natin siyang pondohan. Kaya kung may pera ka dyan sa version 1 ng system, no, huwag kang mag-alala, pwede nating ilipat yan, papunta sa version 3. And basta, keep in touch. I-share natin yung good news and yung video na to sa mga partners natin, di ba? And soon to be partners natin para ma-excite sila. So, ang suggest ko, access mo na ngayon yung version 3 ng system mo, upload mo na yung mga IDs mo doon, kailangan ma-activate mo siya nung mas maaga. Para pag na-launch na yung ibang partners pa natin and ibang services natin, di ba? Magagamit mo na siya agad. So, hopefully guys, marami kayo natutunan dito sa video natin today. And syempre, kung first timer ka, di ba, hindi ka pa subscriber, hindi ka pa member ni Unify, please help me click like and share of this video. And syempre, subscribe po dito sa channel natin. Don't forget to hit the bell button para lagi kang updated sa mga videos natin. And kung hindi ka pa member ni Unify and nakita mo yung video na to, di ba, pwede mong kausapin yung nag-share sa'yo. And kung wala naman nag-share sa'yo, di ba, na-visit mo yung channel ko, you can message me directly, di ba, on how to start this business. Iga-guide kita personally. And
Kung hindi mo pa napanood yung video presentation ng Unified, may ilalagay ako na link sa may comment section or sa may ano ba, sa may description ng video na to. So pwede mong panoorin muna 'yon, 'di ba? Para maging aware ka, 'di ba? Para ma-equip ka ano nga ba yung meron dito sa Unified Products and Services. So with that, guys, grabe. Ngayon pa lang nababaliw na ako. So hopefully kayo din, tama ba? Grabe, nakakabaliw dito sa Unified sa atin. Grabe. So marami pa pong pasabog yung company. So huwag ka pong maiinip dapat, 'di ba? So dapat ngayon pa lang be grateful tayo because ina-upgrade nung company yung business and yung system natin. So with that, guys, hindi na po ako tatagal. I know you have learned much in this video. Ayan, message po kayo pag may questions po kayo. Huwag po kayo mahiya. Try ko pong sagutin as much as I can dito sa YouTube channel natin. So with that, God bless po sa ating lahat. Bye-bye!